So for today's video, gagawa tayo ng mermaid pillow or sequence pillow. So ayun, start na tayo, no? Ang settings natin dito ay 390 to 400 Fahrenheit with 40 seconds to 50 seconds. So ayan. So bakit siya tinawag na mermaid? Kasi mukha daw itong palikpik. O, palikpik daw ng isda. Ayan. Mermaid pillow or sequence pillow. So, gagawa tayo ngayon ng mermaid pillow printing or sequence pillow printing. So, ayun na yung settings natin, no? 390 to 400 Fahrenheit with 40 to 50 seconds. So, ayun, ang gagamitin natin ay QAP. Ito, QAP. QAP Sublimation Transfer Paper. So, piniprint siya sa sublimation ink. Yan. Sublimation printer with sublimation ink. Yan. So, ang gagawin natin, so ito siya, no? Ilalagay lang natin siya dito, center. Sukatin natin. Mabilis lang to. Make sure lang natin na pantay yung mga distance niya. So, 80. After nun, so, lagyan din natin ng thermal tape, no? So, okay, pantay na tayo. Lagyan din natin thermal. So, after nun, lagyan natin ng teflon. Then, press na natin siya ng 40 seconds. Seven, six, five, four, three, two, one. Okay. So, pagkatapos niyan, tanggal teflon. Silipin natin. Ayan. So, ayan na siya. Galing natin to. Init. Ito natin. Then, ito yung peeler. Lagyan natin ng peeler. Ito, may kuryente. May ground ng konti. So, up na natin yan. Palamigin muna natin sandali kasi ilalagay na natin itong pillow. Ayusin natin paglagay ng pillow. So yun lang, no? Madali lang, no? Para lang gumagawa ng baso nito kasi ano, sublimation siya. Print mo lang, tap mo lang yung artwork, then lagay mo na kung saan ng placement, tapos press na yun, 40 seconds with 390 to 400 Fahrenheit. Ayan na siya, ibang ganda. So yun siya. So kunyari, i-surprise mo siya, gantuhin mo siya lahat, tapos pagka yung pinagbigyan mo, ihimasin naman niya pataas. So, yun. Marireveal yung picture yung nakalagay. Ayun lang. Goodbye.